Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang hapon po. Ito po ang ating latest update para po dito sa minomonitor natin na low pressure area. Kung mapapansin nga po natin itong first low pressure area na nandito nga po no, sa may parte na ng eastern section ng Cagayan. Ito nga po ay hanggang ngayon, ano, ayon po sa ating advanced weather forecast, ay mababa nga po ang tsansa no, na maging isang ganap na bagyo. Posible nga itong tumama sa kalupaan sa may northern Luzon as low pressure area lamang po at posible na nga pong malusaw dahil nga po sa posibleng pagbugso ng amihan. At yung isang low pressure area naman ano, sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, ito naman po ano, ayon sa ating advanced weather forecast, malaki po ang tsansa na maging isang ganap na bagyo at ang prediction nga ng ating advanced weather forecast, posible nga na ang pinakatungo nito ano, ay dito nga po sa may parte ng extreme northern Luzon. Ang kanya pong posisyon sa ngayon ay dederecho muna yan bago pumasok dito sa ating power line pa northward. Tapos bababa po yan, ano, susubsub po yan papunta rito sa may parte ng extreme northern Luzon at dito halos mag-i-stationary nga po yan dahil yung ating amihan ay bumubugso po yan dito sa may parte ng northern Luzon. Sa ngayon nga po, asahan din natin yung mga localized thunderstorm lalo po dito sa may parte ng Metro Manila at ng Palawan. Yung mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan naman ay nararanasan po yan sa may Visayas area dahil naman po sa ating extension ng kaulapan ng ating low pressure area. Dumako po tayo sa ating advanced weather forecast. Ayon nga po sa ating advanced weather forecast no, by tomorrow, October 10, sana nga po natin yung ating unang low pressure area no, ay patungo na nga dito sa northern Luzon. At pagdating naman po ng October 11, ito na naman po yung pagpasok na, no? Mapapansin natin yung pagpasok ng amihan at makakaapekto nga po sa amihan, ng amihan dito nga po sa may extreme northern Luzon, dito po sa may parte ng northern Luzon, makakaranas din po tayo dyan ng mga pag-ulan dahil nga po yan sa amihan. At bunsod pa ng ating low pressure area na makakatulong nga po na magpaulan dito sa malaking bahagi ng northern Luzon. Asahan po natin yung masungit na panahon sa may parte ng northern Luzon. By October 12, asahan nga po natin no, yung tatagos na nga po yan or malulusaw na rito pagkatapos yung dumaan sa landmass ng northern Luzon at magkakaroon tayo ng panibagong low pressure area sa West Philippine Sinuyan. At ito nga naman po ay posibleng lumabas na rin agad ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung isang low pressure area naman po no, na nandito sa may labas ng ating power line, ito po ay isang ganap na tropical depression or mahinang bagyo. At pagdating naman ng October 13, asahan pa rin po natin na ito ay halos stationary dito sa labas ng ating bansa. At pagdating naman ng October 14, ito nga po ay nakapasok na ng Philippine Area of Responsibility as a tropical storm. Asahan pa rin po natin ano, na ito nga po ay posible pa rin mag-intensify, patungo po yan dito sa extreme northern Luzon. By October 15, ito nga po ay posibleng umabot ng severe tropical storm. Asahan na nga po natin yung masungit na panahon sa extreme northern Luzon, hanggang sa Ilocos region po yan, makakaranas po tayo dyan ng masungit na panahon. At pagdating naman ng October 16, dito nga po, mapapansin natin, sa ngayon po, wala po tayong nakikitang landfall scenario para doon sa maliliit nating isla. Subalit, posible nga po itong maka-apekto ng malaking pinsala para po dito sa extreme northern Luzon dahil yung pinakasentro po niyan ay dyan po dadaan. Pagdating naman ng October 17, ito nga po ay nasa western section na ng extreme northern Luzon at almost stationary nga po yung kanyang paggalaw, mapapansin natin no, dahil nga po sa pagbugso ng amihan at posible na rin po siyang malusaw dyan. By October 18,
Asahan na nga po natin as low pressure area pa rin, nandito pa rin po siya, no? Halos stationary pa rin. At makikita nga natin yung pagbugso pa rin ng amihan ay makakaapekto sa ating bansa. Again, ha, inuulit natin, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa po ang posibilidad na magbago yan dahil malayo pa nga po itong sinasabi nating posibleng bagyo na makakaapekto sa ating bansa. Kaya manatili po tayo nakatutok, no, sa ating advanced weather forecast para nga po sa posibilidad na pagbabago nitong ating minomonitor na posibleng bagyo na makakaapekto sa may parte ng extreme northern Luzon at ng northern Luzon. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.